dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Ang dalawang taong magkarelasyon na pinagbuklod ng kasal ay mas nagtitibay daw ang pagmamahalan. Kasi syempre ang bawat isa na lamang ang madalas na pwede nilang gawing sandalan at hugutan ng lakas sa mga oras na ang isa sa kanila ay pinanghihinaan ng loob. Ang sabi nga ng iba, kapag ang isang tao ay dumaranas ng matinding pagsubok ang asawa niya, ang laging nandyan para siya ay damayan at bigyan ng lakas ng loob. Kahit madalas ang asawa na ang mas nasasaktan dahil sa kanyang pinagdadaanan. Dear Papa Dudut, kapag nagmahal ka raw ng isang tao, matatanggap mo ang lahat ng tungkol sa kanya, pati na ang ugali niya. Tatanggapin ang kahinaan, kapangitan at lahat ng negatibo sa kanya. Pero dapat nga ba natanggap lang tayo ng tanggap? O mas dapat na tulungan din natin silang magbago? Magandang araw Papa Dudut at sa mga nakikinig. Itago nyo na lamang po ko sa pangalang Edison. 38 years old, taga Bulacan at nagtatrabaho sa isang bangko. Napasulat ako dito hindi lamang para magdrama sa araw na ito. Kung hindi ay para makapag-iwan din ng aral itong kwento ko sa mga taong minsan ay naging kagaya ko. Kung ano man ang ibig sabihin sa kagaya ko ay malalaman ninyo rin sa iba pang parte nitong sulat ko. Ako ang tipo ng lalaki na pagdating sa relasyon ay palaging seryoso, Papa Dudut. Kaya nga ilang beses lamang ako nagkaroon ng girlfriend noon. Kasi pihikan din talaga ako sa babae. Minsan lang talaga ay nakakainis yung pagiging wrong timing ng pagtibok ng puso ko. Kasi naman sa dinami-rami ng babaeng nakilala ko sa isang babaeng may karelasyon ng iba pa ako nagkagusto, Papa Dudut. Bakit pala wala kang sundo ngayon? Tanong ko sa katrabaho ko na si Wena na noon ay nakasakay ng kotse. Napansin mo rin pala, nag-away kasi kami ng boyfriend ko kaya ayun, hindi na naman ako sinundo, tugon niya. So kapag nag-away kayo, hindi ka talaga niya sinusundo? Tanong ko ulit na bahagyan niyang ikinatawa. Parang ganun na nga, kailangan na suyuin ko muna siya para kausapin niya ulit ako. Tugon niya. Ano bang pinagawain ninyo at kailangan na ikaw pa ang sumuyo sa kanya? Kung okay lang naman na itanong ko yun. Pero kung ayaw mong sagutin ay ayos lang din naman sa akin. Pag-uusisa ko. Carry lang yun. Lagi naman talaga kami nag-aaway ng boyfriend ko. 60th birthday kasi ni Mama last Sunday. Medyo malaking celebration yun at dapat na magkasama kaming pupunta sa bahay. Kaya lang ay hindi siya dumating kasi nagayaraw ng basketball yung mga kababata niya. Pagkukwento pa ni Wena. Ibig sabihin mas pinili niya na sumama na lamang sa basketball game na yon kesa pumunta sa usapan ninyo. Muling tanong ko. Ganun na nga, kaya sumama rin talaga ang loob ko kasi matagal na naming usapan na pupunta siya sa birthday ni Mama. Hindi ko tuloy alam kung paano ako magdadahilan kina Mama nang hanapin siya sa bahay. Ang nakakainis pa dun eh kapag family gathering sa kanila ay palagi akong present. Pero kapag para sa pamilya ko, palagi naman siyang walang oras. Hay, ilang araw ko na nga rin tinitiis na hindi i-text kahit na namimiss ko na siya. Napapailing na kwento niya. Yung boyfriend mo naman pala ang may kasalanan kung bakit kayo nag-away. Bakit kailangan na ikaw pang manuyo sa kanya? Tanong ko ulit. Eh kasi nga ganun siya. Hindi siyang gumagawa ng first move para magkabati kaming dalawa. Makikipagmatigasan pa talaga yun sa akin hanggang sa ako na lamang din ang sumuko sa huli. Ano ba yan? Ang lungkot naman itong topic natin. Ikaw ba Edison? Kumusta naman ang love life mo ngayon? Pagbabalik tanong niya. Wala akong girlfriend Wena, nakangiting sagot ko. O talaga? Akala ko girlfriend mo yung isang kaopisina natin na palagi mong kasama.
Siya namang muli ang nagtanong. Si Berna? Hindi ko girlfriend yun. Palagi lang siyang nakadikit sa akin. Pero wala kaming relasyon at mas lalong hindi ko siya nililigawan. Tugon ko. Ah, okay. Akala ko talaga may relasyon kayong dalawa kasi madalas kayong magkasama. Imposible yun kasi may iba akong gusto. Ayun na nga lang, hindi ko masabi na gusto ko siya kasi nahihiya ako. Saka ayoko masira yung friendship naming dalawa. Muling tugon ko. Papadudot, nauna ako ng 2 taon kay Wena sa trabaho namin at mula nang pumasok siya roon at maging katrabaho ko siya ay nakaramdam na kagad ako ng espesyal na pagtingin para sa kanya. Pero nang malaman ko rin na may boyfriend na pala siya ay hindi na ako sumubok na pormahan siya. Ayoko rin naman kasing makasira ng isang relasyon noong una, kaya nakontento na lamang ako sa pagiging close naming dalawa. Mabait si Wena, simple lang manamit pero maganda ang mukha niya kahit na walang makeup. At naiinis ako kapag naririnig ko mula sa katrabaho namin na madalas nilang nakikitang umiiyak si Wena nang dahil sa boyfriend nito. Madalas kasi na nag-aaway ang dalawa at napapansin kagad namin yon kapag pumapasok si Wena sa opisina na pugto ang mga mata. Narinig ko din mula sa mga katrabaho namin na may pagkababaero pala ang boyfriend ni Wena. At isa yon sa mga madalas nilang pagtalunan, Papa Dudut. Grabe naman yung boyfriend mo, Wena. Napapailing na sabi ko nang makita ko si Berna na umiiyak. At doon siya nagkwento sa akin na nahuli niyang may ibang babae ang boyfriend niya. Ewan ko ba? Hindi ko na talaga maintindihan kung saan pa ako nagkulang sa kanya. Ibinigay ko naman ang lahat. Ginawa ko ang lahat ng gusto niya at sinunod ko siya sa lahat ng oras. Pero bakit ganun? Bakit kailangan na gawin niya pa sa akin to? Ganun ba talaga kayong mga lalaki? Hindi kayo nakokontento sa isang babae lang? Pag-iyak pa ni Berna. Huwag mo naman sana kaming lahatin, Wena. Hindi lahat ng mga lalaki ay pare-pareho. Meron lang talagang gago na kagaya ng boyfriend mo. Mga lalaking hindi marunong makontento sa karelasyon nila. Pagkomento ko. Pero bakit ba nila ginagawa yun? Bakit kailangan pa nilang manloko? Nakita ko sa messenger ni Ariel, sinasabi niya na single siya at walang magagalit kapag nakipag-date siya. Bakit ba may mga lalaki na mahilig mangolekta ng mga babae? Pag-iyak pa niya. Gago nga kasi, kaya hindi marunong makontento. Alam mo, Wena, hindi naman sa nakikialam ako sa relasyon ninyo at sa mga desisyon mo sa buhay. Pero mabuti pa talaga kung makipag-break ka na lang sa Ariel na yan, tugon ko. Pero hindi ko kaya. Mahal ko siya, Edison. Naisip ko nga na pwede pa naman siguro namin pag-usapan to. At ayusin ang lahat. Sigurado naman ako na pipiliin niya pa rin ako sa huli, wika niya. At plano mo pa talagang ayusin ang relasyon ninyong dalawa? Alam mo, hindi talaga kita maintindihan. Kasi kahit kailan ay hindi ko hahayaan ang sarili ko, nalokohin ako at gawing tanga ng ibang tao. Okay lang sana kung ito ang unang beses na niloko ka niya. Pero hindi ba hindi naman? Sinabi mo sa amin noon ng mga kaopisina natin na ilang beses mo nang nahuli na may ibang babae ang boyfriend mo. Wika ko. Pero lahat ng tao kayang magbago, hindi ba? Ang sabi pa ni Wena. At hanggang kailan mo naman papaniwalain ang sarili mo? Na magbabago talaga yung gago mong boyfriend, Wena. Alam ko na nakakapanghinayang ang ilang taon yun ng relasyon ni Ariel. Pero mas manghinayang ka sana sa mga oras na masasayang mo pa nakasama siya. Tandaan mo, hindi ka pinanganak ng mama mo para paulit-ulit na lokohin at gawing tanga ng isang lalaki. Payo ko sa kanya. Aray, ang sakit naman ng mga sinabi mo, tura niya. Pasensya na, hindi na ako nakapagpreno masyado. Ayoko lang kasi na patuloy mo pang gawing kawawa ang sarili mo. Maganda ka, Wena, mabait pa at sigurado ako na may iba pang magkakagusto sa iyo. Yung lalaki na kaya kang alagaan at mahalin ang totoo at yung papahalagahan ng relasyon at pagmamahal mo para sa kanya. Dagdag ko pa. Papadudot, pagkatapos sa mga sinabi at payo kong yon kay Wena ay halos umiyak siyang nagpapasalamat sa akin. Yumaka pa nga siya noon at sinabi na maswerte siya na may isa siyang kaopisina at kaibigan na kagaya ko.
Sinabi ko naman sa kanya na basta kailangan niya ng tulong, payo at makakausap ay palagi niya akong maaasahan na palagi akong magbibigay ng oras para sa kanya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nagsisimula na ring lumalim ang espesyal na pagtingin na meron ako para kay Wena. Lalo na noong nakita ko kung paano siya magmahal at kung paano siya nagpapakatanga sa lalaking hindi naman siya pinapahalagahan. Hindi naman sa ganun yung tipo ko ng babae, sadyang humanga lang ako sa katatagan niya at sa pagmamahal niya para sa boyfriend niya noong si Ariel. Kaya nga naisip ko na napakaswerte ng boyfriend ni Wena at hiniling ko rin na sana hindi na sila magkaayos pang muli, Papa Dudut. Alam ko na may pagka-selfish ako sa part na gusto ko ng tuluyan na sanang matapos ang relasyon ni Wena at Ariel. Pero kasi ayaw ko na talaga sanang bumalik pa sa lalaking yon si Wena. Hindi niya deserve ang ilang beses na lokohin at saktan. Kaya lihim akong natuwa nang malaman ko na nag-decide na si Wena na tapusin ang lahat sa kanila ng manloloko niyang boyfriend. Doon kami mas lalong naging close ni Wena at marami pa akong nalaman tungkol sa kanya. At mas nakilala ko pa siya. Dahilan yon para mas lalo ko rin siyang magustuhan. Hindi nga nagtagal ay naglakas ng loob rin akong manligaw sa kanya at ginawa ko ang lahat para makuha ko ang tiwala at pagmamahal niya. Pinakita at pinaramdam ko sa kanya na hindi ko siya sasaktan, na mas mamahalin ko pa siya sa paglipas ng mga araw. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan ng panliligaw ko at sinagot na rin ako ni Wena, Papa Dudut. Naging maayos naman ang unang mga buwan ng relasyon namin hanggang sa mapansin ko ang pagiging selosa niya. Kagaya na nga nang minsang nasa kotse kami at bigla niya lamang akong inaway dahil sa opisina ko na nagchat nga sa akin. Wena, kumalma ka na lang muna. Wala naman kasi akong ginagawang masama. Pagpapakalma ko kay Wena nang bigla na lamang siyang sumisigaw. Wala, pero nagchat-chat ka dun sa berna na yon. Akala mo hindi ko alam yung mga ganyang galawan mo, Edison? Na kapag alam niyang nakauwi ka na ay saka kayo magtatawagan na dalawa, hindi ba? Pagsigaw niya pa. Nahati tuloy ang atensyon ko sa pagmamaneho at pakikipag-usap sa kanya. Wena, hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi kita niloloko. Wala kaming ganyan na ginagawa ni Berna. Kaya lang naman siguro siya nag-chat kung nakauwi na ako kasi baka may itatanong siya tungkol sa papers na tinatrabaho namin kanina. Paliwanag ko. Papers daw ang sabihin mo, pareho niyong tinatrabaho ang isa't isa. Manloloko ka? Manloloko ka, Edison, manloloko ka! Sigaw niya kasunod ang paghampas sa akin. Aray naman, Wena, ano ba? Nagda-drive ako, baka maaksidente tayo. Wika ko. Ang sabi mo, hindi mo ko lolokohin. Pero ano tong ginawa mo sa akin? Manloloko ka rin, Edison, manloloko ka! Paghampas niya pa sa akin. Isang malaking truck ang muntik na naming mabangga kung hindi ko lang kaagad na itabi ang sasakyan. Doon na nagsimulang mahimasmasan si Wena. Mabuti na lang talaga at walang masyadong sasakyan sa kalsada dahil kung hindi baka tuluyan na kaming naaksidente. Doon ko pinaliwanag sa kanya na wala naman talagang mali siya ang chat na yon sa akin ni Berna na tungkol lamang sa trabaho ang gusto niyang sabihin sa akin. Papa Dudut, isa rin sa mga naging issue ko talaga sa relasyon namin ni Wena noon ay yung pagiging selosa o tamang hinala niya. Nung una ay naisip ko na normal lamang yon dahil galing siya sa isang relasyon na nasira dahil sa panluloko. Kaya lang habang tumatagal ay mas lalo siyang lumalala. Halos karamihan sa mga babaeng kaopisina namin na kumakausap sa akin ay pinagseselosan niya. At may mga oras na nasasaktan na niya ako ng pisikal. Pero dahil mahal ko siya, pilit ko na lamang siyang inunawa, Papa Dudut. Buntis ka, Wena? Magiging tatay na ako? Naluluhang tanong ko nang ipakita sa akin ni Wena ang pregnancy test kit na may dalawang guhit na pula. Oo, dalawang linggo na kasi akong delayed. Kaya nag-PT na ako kanina at positive ang lumabas na resulta. Magiging tatay ka na, Edison. Magiging mga magulang na tayong dalawa. Natutuwang sabi pa ni Wena. Grabe, hindi ako makapaniwala. Magiging tatay na talaga ako.
Magiging tatay na ako, Wena. Ay, pangako. Pakakasalan kita sa lalong madaling panahon at sisimulan na natin ang isang masayang pamilya. Ikaw, ako at ang magiging anak natin. Mamahalin ko kayo ng sobra. Magiging mabuti akong asawa at tatay sa inyo ng anak natin. Pangako ko yan sa iyo at tutuparin ko ang lahat ng yan, Wena. Naiiyak na wika ko. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala nang sabihin sa akin ni Wena ang tungkol sa pinagbubuntis niya. Sobrang saya ko talaga noon na parabang halos sasabog na ang dibdib ko. Ganon talaga siguro kapag nalaman mo sa unang pagkakataon na magiging isang ganap na magulang ka na. Walang mapaglagyan ang tuwa na mararamdaman mo, Papa Dudut, sa sarili mo. Bonus pa na si Wena na talaga ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay. Kumbaga ay siya na talaga ang babaeng gusto kong pakasalan at maging nanay ng mga anak ko. Kahit halos maging isang taon pa lamang ang relasyon namin. Sigurado na ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Binanggit ko naman kanina na palagi akong seryoso pagdating sa mga nakakarelasyon ko. At ng mga panahon na yon ay si Wen na talaga ang pinakaseryoso ko sa lahat. Sa kanya ko lang nakita ang sarili ko na lumagay sa tahimik na buhay. Sa kanya ko lang naramdaman yung sobrang saya sa dibdib ko. Lalo na sa tuwing magkasama kaming dalawa na bumuo ng mga pangarap namin. Papa Dudut, pagkatapos kong samahan si Wena na makapagpa-check up sa doktor ay kaagad naming plinano ang kasal naming dalawa. Yun din kasi ang gusto ng mga magulang ni Wena ang makasal kami bago siya manganak. Wala namang naging tutol sa pamilya ko kasi nasa tamang edad na kami ng girlfriend ko. At pagkatapos lang ng isang buwan ng preparasyon ay nagpakasal na kami sa Huwes. Simpleng kasalan pero sobrang sayang alaala na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Lalo na nga nang magsama na kami sa isang bahay ng misis ko. Kahit palagi naman kaming magkasama at nagkikita sa trabaho ay iba pa rin pala yung kasama ko na siya sa bahay bilang asawa ko. Sobrang gaan at sarap sa pakiramdam. At habang lalong lumalaki ang tiyan ng asawa ko ay mas nai-excite ako na gumising sa umaga at pagsilbihan siya. Gusto ko kasi na maramdaman niya na tinutupad ko ang pangako ko sa kanya na paliligayahin ko siya at pagsisilbihan sa lahat ng oras. Kaya lang, Papa Dudut, 2 buwan bago ang kabuwanan ng asawa ko ay aksidenteng nahulog sa may hagdanan si Wena. Nagluluto ako noon sa kusina nang makarinig ako ng kalabog ay kaagad ko siyang pinuntahan. Nagulat na lamang ako nang makita ko siyang wala ng malay at may dugo na sa kanyang mga hita. Kaagad ko siyang dinala noon sa ospital. Kaagad ding nailigtas ng doktor ang buhay niya pero hindi ang buhay ng magiging anak sana namin ni Wena, Papa Dudut. Edison, ano ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ayokong kumain, ayoko. Naiiyak na sigaw ni Wena. Nasa ospital pa rin kami ng mga oras na yon. Wena, kailangan mo lagyan ng laman ng tiyan mo. Wika ako naman. So wala nga akong gana, paano ko gagawin yung sinasabi mo? Sigaw pa niya. Pero kailangan mo ang pilitin na kumain, kailangan mo magpalakas. Wika ako. Para saan pa? Wala na rin naman ang baby natin. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko kung bakit siya nawala. Dapat ako na lang ang namatay. Dapat hindi na lang si baby. Naiiyak na wika niya. Shhh, tama na. Wala kang kasalanan, Wena. Aksidente ang nangyari. Pag-alo ko sa kanya. Hindi aksidente yon. Hindi lang talaga ako nag-ingat. Kaya siya nawala sa atin. Pag-iyak pa niya. Walang may gusto sa atin na nawala ang baby natin. Siguro hindi pa lang talaga ito ang oras para makasama natin siya. Kaya huwag mong isisi sa sarili mo ang pagkawala ng baby natin, ang sabi ko. Hindi nyo kasi naiintindihan dahil hindi kayo ang nagbuntis sa kanya. Hindi ninyo ko naiintindihan yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Ako yung may kasalanan kung bakit siya nawala at hindi ko siya iningatan. Edison, hinayaan ko siya na mawala sa atin. Sorry, sorry talaga. Kasalanan ko ito, sorry. Pag-iyak ng asawa ko. Shhh! Tama na! Walang may kasalanan kung bakit siya nawala. Huwag mong sisihin ang sarili mo.
Basta nandito lang ako, Wena. Kung iniisip mo na wala nang dahilan para magpakatatag ka, isipin mo na lamang. Isipin mo yung pagmamahal ko para sa iyo. Panghawakan mo yon at mabuhay at magpakatatag ka para sa akin. Pag-alo ko sa kanya. Papa Dudot, kahit naman ako ay sinisisi ko rin ang sarili ko kung bakit nawala sa amin ang baby namin. Kinuwento kasi ni Wena na bago pa siya makahakbang pababa ng baitang, nang hagdanan ay nakaramdam siya ng pagkahilo. At yun ang dahilan kung bakit siya nahulog at gumulong paibaba. Ang naisip ko noon ay dapat ay hindi ko hinayaan na buwaba ng hagdanan si Wena. Dapat ay inalalayan ko siya. O kaya dapat ay nag-set up na lamang ako ng pwede naming higaan sa may sala para hindi na niya kailangan pang umakyat ng second floor ng bahay. May pagsisisi rin talaga ako noon. Pero hindi ko yon pinaramdam kay Wena. Kasi ayoko na maramdaman niya na pareho kaming pinanghihinaan ng loob. Gusto ko na kahit ako man lang ay maging lakas niya sa hirap at pagdadalamhati niya. Nang ma-discharge na si Wena sa ospital ay napansin ko na malungkot pa rin siya. At doon ako nagsuggest na mabuti pa siguro kung hindi na lamang muna siya magtrabaho. Kaya naman na-cover ng sweldo ko ang mga gastusin sa bahay. At gusto ko rin talaga na makapagpahinga muna si Wena at makapag-move on ng paunti-unti tungkol sa pagkawala ng baby namin. Pinag-isipan niya rin yon hanggang sa huli ay sumang-ayon na rin siya sa gusto kong mangyari, Papa Dudut. Kaya lang ay doon lalo nagsimulang magbago ang ugali ng asawa ko. Aminin mo na lang kasi na nambababae ka. Umaming ka na kasi, sigurado ako na may iba ka nang kinakalukuhan. Paghampas sa akin ni Wena nang makauwi ako ng late sa bahay namin. Wala nga akong ibang babae, pilit na paliwanag ko sa kanya. Kaya mo siguro ako pinahinto sa trabaho ay para magawa mo ang lahat ng gusto mo, no? Para madali kang makapaglande ng ibang babae. Sabihin mo sa akin, sinong babae mo? Nasa opisina ba? Yung malanding Berna na yon? Sumagot ka, Edison, sumagot ka. Sigaw pa ni Wena. Aray Wena, tama na. Nakakasakit ka na. Tama na, ang sabi ko. Pagyakap ko sa kanya dahil kung ano-ano na ang mga pinagbababato niya sa akin. Pilit pa rin siyang nagpumiglas hanggang sa bigla na lamang makalmot niya ang braso ko na dahilan para magdugo yon. Edison, dumudugo yung braso mo. Medyo nahimasmasang sabi pa ni Wena. Oo, at dahil yan sa pagkalmot mo sa akin, naiinis na wika ko. Sorry na, hindi ko sinasadya. Nadala lang naman ako ng galit ko, dispensa niya. Pero wala ka naman talagang dapat na ikagalit sa akin. Wala akong ginagawang masama o kahit na anong kalokohan sa trabaho. Nag-overtime lang talaga ako kaya please naman maniwala ka na sa akin, paliwanag ko. Basta babae ako at hindi ako tanga. Alam naming mga babae kung kailan nagluloko ang asawa namin. At sigurado ako na tama ang lahat ng hinala ko sa iyo. Sigaw naman ni Wena kasunod ang pag-alis muna sa harapan ko. Papadudod, sa mahigit na 2 taon na relasyon namin ni Wena ay never akong nag-cheat sa kanya. Hindi ko talaga gawain yon at kahit pa sa ibang mga babaeng nakarelasyon ko noon. Never din akong nagluko. Hindi naman kasi talaga ako yung tipo na nagpapalit ka agad ng karelasyon o yung mga side chick kung tawagin ng iba. Mataas ang respeto ko sa mga babae kaya hindi ko hahayaan ang sarili ko na masaktan sila. Isa pa ay malaki din ang takot ko sa Diyos. At mula nang makasal kami ni Wena ay pinangako ko sa sarili ko na kahit kailan ay hindi ko gagawin ang kasalanan ng pangangaliwa. Pero sa kabila ng mga pagsusumikap ko na maging isang mabuting asawa, parang hindi pa rin yon pinanghawakan ni Wena at pinapahalagahan. Palagi pa rin niya akong pinag-iisipan ng masama na hindi ko alam kung saan niya ba hinuhugot. Palagi niyang sinasabi na sigurado siyang may ginagawa kong kalokohan. Kahit ni minsan ay hindi yon pumasok sa isipan ko, Papa Dudut. Papa Dudut, sinubukan kong kausapin ang masinsina ng asawa ko tungkol sa pagiging selosa niya. Naglalambing din ako sa kanya at pinaparamdam ko na siya lamang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Minsan ay maayos kaming nakakapag-usap pero madalas talaga na kapag tinotopak siya ay hindi ko siya nakakausap ng maayos. Hindi na siya nakikinig pa sa mga sinasabi ko. Naging madalas din tuloy talaga ang pagtatalo naming dalawa
Naging madalas din ang pananakit niya sa akin ng pisikal. Hindi lang kalmot ang nakukuha ko mula sa kanya kung hindi pati na rin mga pasa sa braso, liig at iba pang parte ng katawan ko. Medyo mabigat kasi talaga ang kamay ni Wena, lalo na kapag nagagalit siya. Yung galit siya na wala naman talagang batayan. Hindi na tuloy ako makapagtrabaho ng maayos kasi palagi kong iniisip na kailangan kong makauwi ng maaga kung ayaw ko na mag-away kami ni Wena. Palaging ang iniisip at nararamdaman niya ang pilit kong inuunawa, Papa Dudut. Kalmot ba yung nasa mga braso mo? Tanong ng kaopisina kong si Joel. Ha? Oo, pero pagaling naman na to eh. Wika ko. Ang haba naman, saka ang lalim ng kalmot na yan. Sino may gawa niyan sa'yo? Pag-uusisa pa niya. Ano lang yung pusa sa bahay, pagsisinungaling ko naman. Pusa? Kailan pa kayo nagkaroon ng alagang pusa ni Wena sa bahay ninyo? Hindi mo ngayon mapahawak ng kuting o pusa, natatawang turan pa niya. May dumadayo kasing pusa sa may labas ng bahay namin. Madalas ko siyang pinapakain tapos isang araw, ayun, bigla na lang akong kinalmot. Ang wika ko naman. Edison, ako pa ba naman ang pagsisinungalingan mo? Kilala na kita kaya sabihin mo na sa akin ang totoo. Si Wena ang may gawa ng kalmot na yan sa'yo, no? Ang wika pa ni Joel. Sige na nga, aaminin ko na. Oo, pero hindi niya naman sinasadya. Hindi sinasadya, pati na yung mga pasa dyan sa leeg at kabilang braso mo. Alam mo Edison, hindi na tama yung ginagawa ng asawa mo sa'yo. Huwag mong hayaan, nasaktan ka niya ng ganyan. Ang payo pa ni Joel. Ganun naman siguro talaga mga babae kapag nagsiselos. Hindi napipigilan ang sarili nila. Iniintindi ko na lang siya bilang asawa ako. Wika ako naman. Oo, may responsibilidad tayong mga mister na intindihin ang init ng ulo o pagsiselos ng misis natin. Pero hindi kasama sa responsibilidad na yon ang maging punching bag nila. Hindi ko naman sinasabi na hiwalayan mo na si Wena, pero sana ay kausapin mo siya tungkol sa bagay na yan. Hindi pwede na palagi ka na lang niyang sinasaktan ng ganyan. Edison, dagdag pa ni Joel. Papa Dudut, hindi ko na naitago pa sa mga kaibigan o kaopisina ko ang ilang mga kalmot o pasa na meron ako sa tuwing magtatalo kami ni Wena. Pero hindi ko sinasabi sa kanila na si Wena ang may gawa noon dahil ayaw ko rin naman na mag-iba ang pagtingin nila sa asawa ko. Palaging kung ano-anong dahilan na lamang ang sinasabi ko sa kanila. Pero dahil kailangan ko rin ang kausap sa kaibigan at kaopisina ko lang na si Joel, sinabi ang katotohanan. Sa kanya lang din ako nakakapagkwento ng problema ko sa bahay namin ni Wena. Mas matanda kasi siya sa akin ng ilang taon, may asawa at dalawang anak na rin, kaya halos kuya na rin ang turing ko sa kanya. Mahusay rin siyang magpayo lalo na kung usaping pamilya o buhay may asawa ang topic. Ayun nga lang, ang hirap ding i-apply ng mga payo niya sa sarili ko o sa buhay mag-asawa namin ni Wena, Papa Dudut. Pero lahat naman ng pasensya natin ay palaging may hangganan. At dumating na nga ako sa punto na yon nang bigla na lamang akong sugurin ni Wena sa loob ng banyo habang naliligo ako dahil nakita niya raw na may kachat akong ibang babae sa laptop ko na tungkol sa resort na binubo ko. Doon niya ako muling pinaghampas at pinagkakalmot. Ano ba yan? Nasasaktan ako, Wena. Tama na! Tama na! Hindi ko na napigil ang sigaw sa kanya. Bakit mo ako sinisigawan? Sasampalin mo ako? O sige, bugbugin mo na ako kung gusto mo dahil wala nang masasakit pa sa ginawa mong panluloko sa akin. Saktan mo na ako, Edison. Saktan mo na ako. Pag-iyak pa ni Wena. Hindi kita magagawang saktan dahil mahal na mahal kita. Ako ba? Mahal mo ba talaga ako, Wena? Kasi kung oo, bakit palagi mo na lang ako sinasaktan? Bakit palagi mo na lang ako pinag-iisipan ng masama? Tanong ko sa kanya. Dahil takot-takot na mawala ka sa akin. Ayokong mag-isa. Ayoko nang maiwan. Naiiyak na sagot niya. Pero hindi mangyayari yon. Hindi kita iiwanan kaya hindi ako mawawala sa'yo. Ikaw lang ang mahal ko eh. Wika ko. Sino yung Trisha na nagchat-chat sa'yo? Tanong pa niya. Pinsan niyo ni Joel. Pinakilala niya sa akin kasi manager yon sa isang resort na gusto kong puntahan natin sa birthday mo. Bakit kasi hindi mo binasa yung buong conversation namin? Makikita mo roon na para sa ating dalawa ang reservation na nire-request ko kay Trisha. Sagot ko naman.
Para sa ating dalawa yun? Muling tanong niya. Oo, para sa birthday mo. Kasi gusto kitang i-surprise. Kaya lang wala na. Hindi na surprise kasi nalaman mo na. At para makasigurado ka na totoo ang sinasabi ko ay pwede nating tawagan si Joel o kahit si Trisha para mapatunayan ko sa'yo na nagsasabi ako ng totoo. Wena, please naman, maniwala ka na. Kahit kailan na hindi kita niloko o lolokohin. Sorry kung nasigawan kita kanina pero nakakapuno ka na rin kasi. Nahihirapan na ako sa pagsiselos at pang-aaway mo sa akin nang wala namang kahit na anong dahilan. Mahal kita, mahal na mahal. Kaya sana huwag mong hayaan na magkasira tayo ng dahil lang sa mga bagay na tumatakbo dyan sa isipan mo na hindi naman talaga totoo. Pakiusap ko sa kanya. Papa Dudot, nakita ko naman na nagsisisi rin si Wena dahil sa mga pang-aaway na ginawa niya sa akin. Lalo na sa mga naging pananakit niya. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na mahal ko siya at kahit kailan ay hindi ko siya lolokohin. Sinabi ko na tutuparin ko ang pangako ko sa araw ng kasal namin na siya lang ang nag-iisang babae na mamahalin ko. At para sa peace of mind na rin niya ay tinawagan na namin ang pinsan ni Joel na si Trisha para sabihin kay Wena na totoo ang mga pinapaliwanag ko sa kanya. Yung dapat na surprise ako para sa birthday niya. Doon na siya tuluyang nakumbinse na hindi ko talaga babae si Trisha. Natuloy naman Papa Dudot ang pagbabakasyon namin sa isang resort ni Wena kahit pa nga dapat ay surprise ako yon para sa kanya. Nagpasalamat din siya sa akin noon at tumingin ng tawad dahil sa mga naging pang-aaway at pananakit niya sa akin. Doon ko naramdaman na kahit papaano ay bumalik na ang totoong sigla ng asawa ko. At nang matapos ang bakasyon na yon ay naging maliwalas na rin ang mukha niya kahit papapaano. Kaya lang may mga oras pa rin talaga na bigla na lang pumapasok sa isipan niya ang takot na baka lokohin ko siya at ipagpalit sa iba. Doon ako nag-decide na kausapin at kumbinsihin siya na magpatingin sa isang espesyalista. Nung una ay ayaw pa niya pero kalaunan ay sumang-ayon na rin siya. At doon namin nalaman na may pinagdadaanan pala siya noon, postpartum depression. Nakuha niya yon mula nang namatay ang anak namin at nang malaman ko yon ay mas lalo kong ginawang triple ang pagmamahal at pag-aalaga ko sa asawa ko. Pinaramdam ko na kahit na wala pa man kaming anak noon ay ayos lang basta kami ang magkasama. At dahil sa ginawa ko ay unti-unti na rin bumalik ang maayos naming pagsasama ng asawa ko. Ilang taon na rin mula nang mangyari ito sa buhay namin, ngayon ay masaya pa rin kami ni Wena kasama ang dalawa naming anak. Hindi ko na siya pinabalik pa sa pagtatrabaho at nag-focus na lamang sa pag-aalaga sa mga bata. Si Wena ang mga anak namin ang palagi kong dahilan para magsumikap sa pagtatrabaho. Papa Dudot, salamat po sa pagbibigay ng oras na mabasa itong sulat ko na dito ko na rin po tatapusin. Lubos na gumagalang Edison. Maraming salamat Edison sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ni Wena. Hindi talaga madali para sa isang inang mawala ng anak pati na ang pagdaanan ang mga ganitong klase ng depresyon. Mahirap para sa kanila ang malampasan yon pero nagawa ni Wena na makabangon muli dahil na rin sa presensya mo sa buhay niya Edison. Nakakatuwa kasi hindi mo siya binitawan kahit maraming oras noon na nasasaktan ka na, mas iniintindi at minahal mo pa rin siya. Kaya yon ang nakikita kong dahilan. Kaya kayo patuloy na ginagabayan at pinagpapala ng poong may kapal. Mga ka-online, sa isang relasyon ay kailanman ay hindi naging tama ang manakit tayo ng pisikal ng isang tao. Ano pa man ang maging kasalanan niya, lahat naman ay pwedeng madaan sa mabuti o mabuting usapan. Kung hindi man maayos ang relasyon, at least hindi yon tuluyang masisira ng isang pagtatalong may pagsasakitan. Kaya tandaan natin na importante sa relasyon ang pagmamahal at respeto sa bawat isa. Napansin po ng inyong si Papa Dudot na kalahati po ng mga viewers natin ay hindi pa nakapag-subscribe. Ano pang inihintay ninyo? Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa papadudod stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa papadudod stories, kami ay iyong kasama. Dito sa papadudod stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa papadudod stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudod Stories. Papadudod Stories. Papadudod Stories.